Yes! Hello, hello, hello sa lahat po ng ating mga kasangbahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw at pagkakataon po na bigay sa atin. Hello sa inyo, Sunny at Mary Jo, at sa ating mga kasamang global correspondents. 4:56 a.m. na po. Good morning, Kuya, at magandang umaga, mga kababayan sa Pilipinas! Magandang gabi naman sa lahat ng mga kababayan natin mula Brazil, Latin America, North America at sa buong Western Hemisphere. Oh, good morning naman dito sa dako ng Asia Pacific region at happy Friday sa ating lahat. Ngayon ay araw ng Biyernes, 26 sa buwan ng Pebrero taong 2021. Mula sa Toronto, Canada, ako si Noel Poliarco. Mula naman dito sa Los Angeles, California, USA, ako si Sanicos. At mula naman dito sa Singapore, ako si Mary Jo Maleriado. Maghahatid sa inyo ng umaatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo, UNTV News Worldwide, sa ating Global Headlines. Pinakamababang kaso ng flu na itala ng US ngayong taon. Law experts sa New Zealand nagbabala ukol sa COVID-19 vaccination passport. Aged care resident sa Queensland, Australia, naturukan ng sobrang doses ng Pfizer vaccine. COVID-19 vaccination sa South Korea sisimulan ngayong araw. Polar bear snow sculptures naging atraksyon sa New York, USA. At Nigerian mother sa Australia nagdisenyo ng manika upang isulong ang diversity. Naitala ng US ngayong taon ang pinakamababang kaso ng flu. Ito ang umaatikabong balita ni Kat Carriedo. Flu season sa Estados Unidos tuwing Pebrero. Karaniwang puno ng pasyente ang ospital at tanggapan ng doktor pag ganitong panahon. Subalit kakaiba ngayong taon. Tila naglaho virtually ang flu sa US at may mga ulat ng lubhang napakababang bilang ng kaso sa mga nakalipas na dekada. Ayon sa mga eksperto, malaki ang epekto ng mga ipinatutupad na hakbang kontra coronavirus disease upang maiwasan ang twindemic ng flu at COVID-19 gaya ng mask wearing, social distancing at virtual schooling. Bukod dito, nakatulong din ang pagsusulong ng vaccination laban sa flu, gayon din ang mas kakaunting bilang ng mga taong nagbabiyahe. Ayon kay Lynette Brammer ng US Centers for Disease Control and Prevention, ito na ang naitalang pinakamababang lowest flu season. Gayunman, kabaliktaran naman ito ng kaso ng coronavirus disease sa bansa, kung saan higit na sa kalahating milyon ang binawian ng buhay at kinakitaan din ng lubhang pagtaas ng kaso mula Disyembre hanggang Enero bago mag-umpisang maitala ang pagbaba sa bilang ng mga impeksyon. Kat Carriedo, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagbabala ang isang law expert sa New Zealand kaugnay ng COVID-19 vaccination passport. Mula sa New Zealand, ang bansang unang nakakakita ng actual sunrise, may umaatikabong balita si Raquel Evangelista live. Raquel, ano ba itong vaccination passport at ano ang pananaw ng New Zealand dito? Sunny, isang hot topic ngayon ang COVID-19 passport sa buong mundo at ang Air New Zealand ay hindi magpapahuli sa pag-testing ng digital vaccine passport na ito na maglalaman ng health information at pati na rin COVID-19 test results at vaccinations. Ngunit ayon kay Tim Dare, isang professor of law sa isang universidad sa Auckland, kung ang pagpapabakuna kontra COVID-19 ay mangangahulugan na maaari nang makipag-socialize o kaya'y makapasok sa trabaho ang isang individual, maaaring magdulot ito ng seryosong issue tulad ng diskriminasyon. Ayon pa kay Dare,
may mga taong hindi maaaring makapagpabakuna dulot ng kanilang kondisyon at ang iba naman ay walang akses sa mga bakuna. Ayon naman kay COVID-19 Response Minister Chris Hipkins, maaring dumating sa punto na paihintulutan lamang ang international travel kung ang isang tao ay nabakunahan na kontra COVID-19. Una namang susubukan ang travel pass app ng Air New Zealand sa biyaheng Auckland patungong Sydney, Australia simula Abril. Sunny? Oh, concerning nga yung balita mo, no, Raquel. Ano? Pero Raquel, ano naman ang public sentiment patungkol sa COVID-19 vaccine dyan sa New Zealand? Yes, Sunny. Ayon sa isang study na ginawa dito ng Horizon Research at sa pakikipagtulungan ng School of Population Health dito sa University of Auckland, lumalabas na 69% ng kanilang respondents ay handa namang tumanggap ng bakuna kung ito ay well-tested at approved. At karamihan ng payag na magpabakuna ay nasa group na 65 years old pataas, habang 24% naman ay nagsasabi na alanganin sila magpabakuna at 16% naman ng New Zealand adults ang nagsabi na hindi sila talaga magpapabakuna. At ayon pa rin dito sa survey nga, may mga nagsabi na duda sila sa pagpapabakuna ay karamihan mga Maori at Pacifica. At may ang kanilang pag-aalinlangan, ang kanilang concern ay yung safety ng mga vaccines na ito. At isa pa rin sa nakita nilang dahilan kung bakit nga marami yung nag-aalinlangan eh yung maaaring maging side effects naman ng mga vaccines. Sunny? Oh, parang pareho sa sentiment dyan sa inyo at dito rin sa US may mga concerns din ng mga residente patungkol sa mga vaccine ng COVID-19. Alright, ingat kayo dyan. Maraming salamat, Raquel Evangelista mula sa New Zealand na tinaguriang Land of the Long White Cloud. Dalawang residente ng isang aged care home sa Queensland, Australia ang naturukan ng sobrang doses ng Pfizer COVID-19 vaccine. Mula sa Australia kung saan federal government ang namamahala sa vaccination rollout sa aged care facilities, may umaatikabong balita si Danny Delieva live. Good morning, Danny. Diyan sa inyo. Paano natuklasan ang pagkakabigay ng overdose sa dalawang aged na ito na residente diyan sa inyo? Delikado to. Ano, Danny, di ba? Anong nangyari? Paano natuklasan? Good morning. Good morning, Mary Jo. Kapwa pinuri ni Health Minister Greg Hunt at Queensland Premier Anastasia Palaszczuk ang nurse na nakapansin at naglakas loob na iparating sa kinaukulan ang napansing maling dose na naibigay ng isang doktor sa dalawang residente ng St. Vincent's Holy Spirit Care Services na matatagpuan sa Castledean, Queensland. Partikular na nabigyan ng sobrang doses ang isang 88 years old na lalaki at isang 94 years old na babae. Pinamamahalaan ng federal government ang pagbabakuna sa aged care residents sa buong bansa na naglalayong i-roll out ang vaccination plan sa 240 homes. Isa sa mga nakakontrata sa pagsasagawa ng rollout ay ang Healthcare Australia o HCA. Unang nagpahayag ang HCA na kumpleto sa Pfizer vaccination training ang doktor. Subalit binawi rin ito at inamin na hindi ito trained patungkol sa administration ng bakuna. Dahil dito, inalis sa vaccination project ang doktor at tinanggal sa pwesto ang CEO ng HCA na si Jason Cartwright at hahalili sa kanya ang isang interim CEO samantalang mag-a-appoint ng bagong management team at karagdagang executive support. Isang statement of apology ang ipinahayag ni HCA Chairman Darren McKenney at kinilala ang distress na idinulot ng insidente sa dalawang residente at kanilang pamilya at tiniyak na ito ay isang isolated case lamang. Back to you, Mary Jo. Oh, pero malakas yung loob na umamin, ano, Danny? Although mali nga talaga yun, pero ang lakas ng loob nila na aminin yun. O, kumbaga, honest pa din sila. So, okay naman yan. Pero, kumusta naman? May balita ba? Kumusta naman yung dalawang aged resident na yon, Danny? Oh, Mary Jo, alam mo, yung 88-year-old na lalaki ay nakaschedule sana sa isang heart surgery ilang araw pagkatanggap ng bakuna. Subalit, idinelay muna habang inoobserbahan ito sa hospital. Yun namang 94-year-old na babae ay baka nakabalik na sa St. Vincent's. Natutuwa naman si Minister Hunt dahil walang malubhang
na kondisyon na naiulat sa dalawa at wala namang nakitang masamang epekto sa overdose sa kanila. Mary Jo. Pero mag-undergo ng heart surgery, ano? Pero sana nga, we're praying and hoping na wala talaga in the coming days, maging safe pa rin sila at wala nga talagang negative na impact yung pag-overdose ng vaccine sa kanila. At salamat, Dani Delieva mula sa Australia, na ang health personnel ay kailangang sumailalim sa online vaccination training bago maging qualified magbakuna. Sisimula na sa Lunes, March 1, ang rollout ng COVID-19 vaccination program ng Thailand. Mula sa Thailand kung saan gumagamit ang ibang doktor ng local herb sa pag-treat ng kanilang COVID-19 patients. May umaatikabong balita si Paula Porta live. Paula, saan partikular sisimula ng pagbabakuna dyan sa Thailand? Noel, sa Lunes, March 1, prioridad na mabakunahan kontra corona COVID-19 ang mga health workers at mga residente sa Samutsakon, Chiang Mai at Tak, mga probinsya sa Thailand na may mataas na kaso ng COVID-19. Bago ito, dadaan muna sa inspeksyon ng mga opisyal ng Food and Drug Administration or FDA at Government Pharmaceutical Organization or GPO ang unang 200,000 na Sinovac doses mula sa China na dumating noong Miyerkules. Inaasahang tatagal ito sa loob ng 3 araw. Ayon naman kay Dr. Narasit Katasima, head ng Public Health Office sa Samutsakon, tinatayang nasa 4,000 tao kada araw ang mababakunahan gamit ang 70,000 doses na matatanggap ng probinsya at matatapos naman ang pagpababakuna sa loob ng 17 hanggang 20 araw. Si Prime Minister Payuchan Ucha naman ang kauna-unahang tatanggap ng COVID-19 vaccine sa Linggo, February 28. Balik sa iyo, Noel. Oh, Paula, ano yung mga kasunod naman na plano ng gobyerno pagkatapos ng unang rollout ng vaccine? Noel, ayon sa Center for COVID Situation Administration, mula March hanggang April ay inaasahang darating pa sa Thailand ang 1.8 milyong doses ng Sinovac vaccine at mula sa June hanggang December naman ay magmumula ang AstraZeneca ang 51 million doses ng vaccine. Noel? Alright, buti sa inyo at magsisimula na rin. Ano? At ingat pa rin kayo dyan. Maraming salamat, Paula Porta, mula sa Thailand na nagpaplano ng luwagan ang restrictions para sa mga biyaherong nabakunahan na kontra COVID-19. Punta naman tayo sa Canada. Magsisimula na ang pagbabakuna kontra COVID-19 ng mga residente sa Quebec, Canada sa mga ipinanganak noong 1936. Mula sa Montreal, Quebec, Canada kung saan hindi kailangan ng health card para makakuha ng libreng COVID-19 vaccine. May umaatikabong balita si Crestorfo Gaban live. Chris, magandang gabi dyan sa inyo sa Quebec. Kailan uumpisahan ang pagbabakuna sa mga may edad 85? Sana sa susunod na linggo na ang itinagdang schedule para bakunahan ang mga residente ng Quebec, Canada na ipinanganak noong 1936 at maaari na rin silang kumuha ng appointment. Kailangan lamang nilang pumunta sa designated website na bigay ng pamahalaan o tumawag sa kanilang hotline. Maaari ring bakunahan sani ang mga naipanganak noong 1951 pababa kung sakaling naging caregiver sila ng mga naipanganak noong 1936 pababa o kung sila'y nanirahan kasama nila. Ito ang formal na pahayag ni Quebec Premier François Legault noong Martes matapos pagkasunduan ng pamahalaan ng probinsya na gawing vaccination site ang Montreal Olympic Stadium. Samantala, sa mga susunod na linggo, balak din ng pamahalaan na gawing vaccination site ang Palais de Congrès de Montréal, isa sa pinakamalaking convention center dito sa siyudad na ginagamit din para sa mga national and international events. At yan ang ating huling balita dito sa Montreal, Quebec, Canada. Balik sa iyo dyan, Sani. Good news yan sa inyong lugar. Ano, Chris, ano? Ilan ang expected na babakunahan? At kailan din mababakunahan naman yung mga lower age groups after nito?
Sani, ayon sa data ng pamahalaan, nasa about 200,000 residents niya itong inaasahan ng mga naipanganak noong 1936 pababa. And sa kanilang schedule, it would take 2 weeks para mabakunahan silang lahat. That means kung magsisimula na next week, by mid-March, dun pa lang magsisimula yung mga lower age group. Okay, good news eh. Sana tuloy-tuloy na yan, Chris. Kasi salamat, Chris Thor Fugaban mula sa Montreal, Quebec, Canada, kung saan nagpasimulang mag-administer ng bakuna sa probinsya noong December 14, 2020. Magsisimula na ang vaccination contra COVID-19 sa South Korea. Mula sa South Korea, ang inoculation rate mula sa para sa major disease ay mas mataas kaysa sa US, UK at Australia. May umaatikabong balita si Enrique Liberan live. Good morning, Enrique. Sino ang unang tatanggap ng bakuna sa South Korea? Yes, magandang umaga, Marijo. Nasa 5,200 healthcare workers at mga pasyente ng nasa mahigit 200 long-term care facilities ang unang makatatanggap ng first shot ng AstraZeneca vaccine ngayong araw dito sa South Korea. Ayon sa Korea Disease Control and Prevention Agency o KDCA, nasa 56 sealed trucks na may lula na 163,000 doses ng AstraZeneca vaccines na ang naipamahagi sa halos 600 facilities. Gawa sa local plant ng SK Bioscience Corporation ang vaccine doses na ito sa ilalim ng manufacturing partnership ng British-Swedish pharmaceutical AstraZeneca. Ayon naman sa mga otoridad, nakatakda ring mabakunahan ng Pfizer vaccine ang nasa 55,000 na medical staff members na kasama sa mga nagbabantay sa mga COVID-19 patients simula sa Sabado. Plano ng gobyerno na makumpleto ang pagbabakuna sa first batch ng Pfizer vaccine hanggang March 20. At yan muna ang latest dito sa South Korea. Balik sa iyo, Mary Jo. Ang mababakunahan dyan sa inyo sa first round roll at kailan ang target ng South Korea na mabakunahan lahat? Yes, Mary Jo, kung loloobin ng Diyos sa mga susunod na 4 ay makukumpleto ang delivery ng 1.57 million doses ng AstraZeneca vaccines sa nasa 1,900 na local health facilities sa buong bansa. At inaasahan ng South Korea na maaabot nito ang herd immunity o mabakunahan ng 70% ng 52 milyong populasyon nito sa Nobyembre. Balik sa iyo, Mary Jo. Oh, akala ko Enrique, 100% na yung target ng Korea this year. Pero anyway, malaking porsyento na rin yon. At salamat Enrique Liberan mula sa South Korea na 45% lang ang willing magpabakuna kontra sa COVID-19 batay sa isang survey. Magkakaloob din ng libreng COVID-19 vaccines ang Cambodia sa mga dayuhang naninirahan sa bansa. Ito ang umaatikabong balita ni Rudel Blaza. Inanunsyo ng Cambodia Ministry of Affairs ang pagbibigay ng libreng bakuna laban sa COVID-19 ng gobyerno sa mga dayuhang nasa loob ng bansa. Kabilang ito sa COVID-19 vaccination plans ng gobyerno. Lubos namang ikinatuwa ng ilang mga dayuhan ang programang ito ng gobyerno at ang iba sa kanila ay nagpahay ng pagkasabik na mabakunahan na. Ayon kay Dr. Lee Island, representative ng World Health Organization o WHO sa bansa, dumating na noong February 7 ang 600,000 doses ng Sinopharm vaccine mula sa bansang China at inaasahang darating naman ang AstraZeneca vaccine sa katapusan ng buwang ito. Sa kasalukuyan, 10,115 civilians na ang nakatanggap ng COVID-19 vaccines. Samantala, ang Chinese Embassy sa Kapitolyo ng bansa ay nakatanggap ng ulat na ang Sinopharm vaccines ay binebenta sa black market sa halagang $120 hanggang $450 o 5,800 pesos hanggang 21,900 pesos. Agad namang itong pinabulaanan ng Ministry of Health dahil imposible umanong makalusot sa black market ang mga nakaimbak na bakuna
na nasa pangangalaga ng gobyerno at militar ng bansa. Rodel Blasa, UNTV News and Rescue, Cambodia. Isang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Puntahan naman natin ang bansang Vietnam. Ibinabala sa Vietnam ang kakulangan ng supply ng dugo na apektado ng resurgence ng COVID-19 sa bansa. Ito ang umaatikabong balita ni Jenry Lombos. Pinangangambahang magpapatuloy ang kakulangan ng supply ng dugo sa Vietnam. Karaniwan na tuwing bago at pagkatapos ng holiday ang pagkakaroon ng shortage sa supply ng dugo sa bansa. Ngunit sa taong ito, ang itinuturong dahilan ng kakulangan sa supply ay ang resurgence ng COVID-19 sa bansa noong Enero, kaya naman maraming blood donation plans ang naantala at ang iba naman ay nakansela. Ayon kay Bangop Khan, Director ng National Institute of Hematology and Blood Transfusion o NIHBT, tinatayang aabot sa 50,000 units ng dugo ang inaasahang kakailanganin ng institute para sa emergency at treatment ngayong Pebrero hanggang sa susunod na buwan. As of February 18, ang natitirang reserba ng blood units ay nasa 4,800 na lamang, dagdag pa ng direktor. Samantala, higit sa 24 pang donation plans ang iniulat na maaantala na maaari sanang makapagdagdag ng 5,000 blood units. Dahil dito, kailangan ng NIHBT na magsagawa ng blood donation drive maging sa kanilang daan-daang empleyado. Upang makahikayat ng karagdagang blood donors, ang fixed blood donation points sa Hanoi ay bukas na araw-araw mula 8 ng umaga hanggang 12 ng hapon at 1:30 ng hapon hanggang 5 ng hapon sa halip na dating schedule nito na Lunes hanggang Sabado lamang. Panawagan ng NIHBT sa publiko, makilahok sa mga isinasagawang blood donation drive, lalo na ang mga kabilang sa blood group na O at A, gayon din ang pagdodonate ng platelet upang matagunan ang kasalukuyang kinaharap na problema ng bansa sa kakulangan ng supply ng dugo. Jenry Lombos, UNTV News and Rescue Vietnam, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naging atraksyon ng mga polar bear snow sculptures sa New York, USA. Mula sa New York, USA, kung saan ang pinball ay illegal until 1976, may umaatikabong balita si Cherry Pama live. Good morning, Cherry! Anong particular na lugar matatagpuan ang mga bear snow sculpture na ito dyan sa New York? Mukhang magandang tignan ah. Good morning sa iyo, Mary Jo, at maamis ka talaga sa balita natin ngayong hapon mula dito sa New York. Matatagpuan ang mga polar bear snow sa Central Park, Manhattan, New York, na naging atraksyon at dinadayo maging ng buong pamilya. Pagkatapos nga ng snowstorm noong nakarang linggo, naisipan ni Heidi Hatry, isang local artist, na gumawa ng bear snow sculptures. 17 snow bear sculptures na may nakatutuwang disenyo ang nakapukaw pansin sa mga New Yorkers na pumupunta sa park. Ayon pa kay Ruth Spencer, resident ng New York, sa kabila ng pandemya at terrible weather condition, nakakaaliyos sa kalooban makita ang ginawa ni Hatry. Unang balak ni Heidi ang gumawa ng snow cat, ngunit naging bear sa kalaunan. Nagkaroon ng maraming fans si Heidi at mas lalo pa siyang na-inspire na gumawa dahil sa positibong feedback ng mga tao. Mary Jo? Oh, nakikita ko yung picture, Cherry. Ang cute nga. Sana makita din namin soon, ano? Pero ano ang ginamit ni Heidi sa paggawa ng snow bear na ito? Napaka-imaginative nga nitong si Heidi, Mary Jo, kasi yung ginamit niyang material sa paggawa nitong snow sculptures ay for the eyes, gumamit siya ng candies at yung bibig naman is yung sponge na pininturahan lang niya ng itim na pintura. And aside from that, gumamit din siya ng props tulad ng gitara para nga maging attractive ito sa mga local na pumupunta doon sa Central Park. Napaka-creative nga. Sana makita natin soon. Padala kang picture ha, papatiling panoorin na. At salamat, Cherry Pama, mula sa New York, kung saan ang New York Post na oldest running newspaper sa Estados Unidos ay na-establish noong 1803.
Yon, at punta naman tayo sa Canada. Namahagi ng mahigit 40 floral arrangements ang isang florist sa Regina, Canada para sa kanilang local care homes. Mula sa Saskatchewan, Canada na mayroong 6 na border restrictions, may umaatikabong balita si Emerald Roca live! Hello Emerald, paano na isagawa ang flower giving na ito sa local care homes dyan sa Regina? Magandang hapon sa iyo, Noel. Nagdo-donate ng isang flower arrangement sa loob ng isa o dalawang araw sa local care homes ang isang local florist sa Regina, Canada. Katumbas ang flower arrangement na ipinamimigay ng kinikita nito sa isang flower arrangement. Malaking suporta naman ang natanggap ng proyekto maging sa mga lugar sa labas ng Saskatchewan. Ayon sa may-ari ng The Flower Shop na si Kirk Lear, very uplifting sa pakiramdam at nagpapasalamat sila sa suporta at sa pagkakataon na sila ay makatulong sa iba. Sa kabuuan, nakapamahagi ang flower shop ng 45 flower arrangements sa iba't ibang care homes sa lungsod. Dahil sa suporta, pinagpaplanuhan na rin nilang isagawang muli ang proyekto sa ikalawang pagkakataon. Balik sa iyo, Noel. Oh, nakakatuwa naman yan, ha, Emerald. Pero aling lugar ba sa labas ng Saskatchewan particular yung mga sumuporta din sa proyekto na yan? Actually, Noel, sa labas ng Saskatchewan, ang probinsya ng Alberta ang pangunahing ding sumuporta sa isang proyektong ito. Ano? At masaya namang nakabahagi ang mga residente ng Alberta sa flower arrangement na ito. Yon. Alright, maraming salamat Emerald Roca mula sa Saskatchewan, Canada, kung saan makakakita ng mahigit 100,000 lakes sa northern part lamang nito. Yan, tuloy-tuloy ang mga good news natin. Isang Nigerian mother na nag-migrate sa Australia ang nagdisenyo ng mga manikang Nigerian-inspired, hindi lamang upang makatulong sa kapwa kundi upang isulong ang diversity. Ito ang umaatikabong balita ni Early Briones. Isang Nigerian na nag-migrate sa Australia noong 1998 si Florence Olugbemiro. Ayon sa kanya, simula nang lumipat siya at ang kanyang pamilya sa bansa, wala umano silang nakita kahit isang manika na kawangis nilang Nigerians at ikinalungkot ito ng kanyang anak na babae. Dahil dito, naisipan ng Nigerian mother na magdisenyo ng mga manika na Nigerian-inspired. Ayon sa dating computer programmer na ngayon ay isa ng entrepreneur, nagsimula lamang siya sa paggawa ng tatlong Nigerian dolls. Subalit labi siyang nakakuha ng inspirasyon dahil sa magagandang feedback ng kanyang mga naunang customer. Ayon sa kanila, unique at talaga namang inviting ang kulay ng kanyang mga manika. Nagsimula lamang siya sa pagbebenta ng tatlong manika, naging 10, at kinalaunan ay padami na ng padami ang bumibili mula nang sila ay magbukas noong June 2018. 80% naman ng kanyang mga parokyano ay non-Africans. Ayon kay Florence, sa kasalukuyan may 500 ng iba't ibang disenyo siya na available. Dagdag pa niya, lahat ng damit ng kanyang mga manika ay hand-sewn ng mga local female Nigerians na karamihan ay single moms na hirap din ang kalagayan sa buhay. Kaya naman ang small business niya na ito ay nakakatulong din naman maging sa kanyang mga kababayan. Early Briones, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ating pwede bang bumati, inaabangan naman nating lahat ng yon. Pero nakakatuwa lang yung manika, ano, kasi first time yan doll. Na, cute nga. Iniisip ko lang kung kailan magkakaroon. Mukhang cute din naman. At ito na, ang favorite natin na lahat, ang di malilimutan. Ang pinakaabangan nating lahat, ang pwede bang bumati. Pwedeng-pwede! Yun. Sa mga kababayan sa Pilipinas, narito ang pagbati ng kababayan Pinoy mula sa North America. Hi, Ben Tendela from Virginia. Kinukumusta ko yung mga kamag-anak ko sa Aguilar, Pangasinan. Be safe and magsuot kayo palagi ng face mask, okay? Hello po, I'm Hannah Bula from Montreal, Canada. Pinabati ko po ang Bula family. Ang Pontela family, si Teofilos Bula po. Maraming salamat po.
Yan. Siyempre, tayo rin. Babate, no, Noel and Mary. Mauna na ako sa inyong dalawa, ha? Yeah, babatiin ko lang yung aking mga anak. Si Daniel, si Ronel, si Joshua, at saka si Dietrich, at saka si Jacob. Yan. Noel, go ahead. Yon, ako rin. Gusto ko naman sa'yo mga anak, sa akin naman mga nanay. Dahil gusto kong batiin si Nanay Nieves Yaya, si Nanay Fe Orendain, at sa si Nanay Evelyn Astadan, yung mga suki din natin. At hello din kay Bebot Galicia and family dyan sa Niagara Falls. Yon, Mary Jo. Oh, batiin ko na rin kung kayo may anak at may nanay. Buong pamilya ko na binabati ko dyan sa Taguig at saka sa San Jose del Monte, Bulacan. At sa kapatid ko na natutulog dito sa room namin. At syempre, may gusto lang batiin si June Riggs at saka sa Julie Patag at saka sa kanyang asawa si Alan. At sa lahat ng mga kababayan natin dito sa Singapore at mga nanonood, mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo, Happy Friday sa ating lahat. Sana ingatan tayo sa maghapon na ito ng ating paggawa. Yun? Alright, mga kasangbahay, kung mayroon kayong hindi napanood na balita o nais nyong muling tunghayan ng UNTV News Worldwide, maaari nyo po itong balikan sa aming mga official social media accounts. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news program ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share! At yan po ang kabuuan ng umaatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Biyernes, 26 sa buwan ng Pebrero 2021. Susunod na ang programang Ang Dating Daan sa UNTV at Hataw Balita sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula dito sa Singapore, ako si Mary Jo Maleriado. At sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, mula rito sa Los Angeles, California, USA, ako naman si Sanicos. At mula naman sa Toronto, Canada, ako po si Noel Polyarco. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maraming salamat po!